Nakara din siya sa iba't ibang lugar at isa dito Malaysia. Isang missionary, Christian, Bible believer, Christian missionary siya, nag-share ng gospel dito sa Buddhist Nepal. Praise God, nag-intas ang Buddhist. At ngayon, siya ngayon ay nag-train ng mga evangelists doon sa kanilang lugar. Papaano? Kung walang missionaryo sa Malaysia na pinuntahan ng Buddhist na ito, maliligtas kaya siya. Diba? Marami na siyang lugar na napunta niya, pero dinala siya ng Panginoon sa Malaysia dahil mayroong missionary, missionaryo ng Panginoon, ambassador ng Panginoon. Mga kapatid, bawat isa sa atin, missionary, missionaryo ng Panginoong Jesus Christ. Bata, matanda, missionary ka kapag ikaw ay nananalangin at nananampalataya sa Panginoong Jesus Christ. Amen? Tinatanggap niyo ba na kayo mga missionaryo? Amen. Kayo mga bata, malakas na amen. Amen. Malakas pa, eh, marinig nila. Amen. Yung hindi narinig dun eh. Lakas pa, lakas. Wala na. Wala na effort. Naibuga ko na pasto. Okay? Oh, one time, ha? One, two, three. Amen! Amen! Yun, gano'n. Missionary, missionary with conviction. O, tingnan natin. Matatanda. Missionary ba kayo? Amen! Amen. Matanda na kasi kaya medyo uguluin yung boses. Amen. Isa pa. Ready? Go! Amen! So, konti na lang, you know? Conviction na. No? Amen! Yan ang conviction, di ba? Na tayo ay mga missionary. Kaya huwag natin pababayaan ang pagkakataon na yan kapag mayroong tao tayong nakausap na alam natin na hindi pa mananampalataya ng Panginoon sa Kristo, ibahagi agad natin ang salvation. Alam niyo, maraming paraan ng Panginoon. Hindi naman ang pagbabahagi ng salvation yung step 1, step 2. Sabi ni Pastor, step 1, tanggapin mo makasalanan ka. Step 2, manampalataya ka sa Panginoon. Yung ABC, yung A, accept. B, believe. C, confess. D, mga gano'n. Meron ganyan eh, no? Di ganyan. Okay na, okay ha? Para practice, para sa ulo mo, okay ha? Pero kapag kayo sa practical na, yung sa act 2 na, hindi mo na kailangan isipin, A, ano na nga yung A? B yan eh, B, alam ko yung B, believe yung A, ano, hindi. Manalangin ka sa Panginoon habang nakikipag-usap ka sa tao, yung sa isipan mo, ang tawag yan, multitasking eh. Binigyan tayo ni Lord ng kakayahan na magkaroon na maging, ano tayo, multitasker. Ano? Habang nakikipag-usap ka, nananalangin ka na, Lord, sana po maibahagi ko. Lord, sana ma-share ko si Jesus dito sa tao na to. Bibigyan ka ng paraan ng Diyos para ma-share niya. Bakit? Kasi naranasan ko yan. Sa mga kamag-anakan ko, although pwede ko silang direktahin, no? Pero may mga pamamaraan ako para makuha ko muna yung kalooban nila bago sila makunin. Kasi pwede ko silang sabihin, pamangkin ko sila eh. Ganun lang yan ang ganun. Pero ito, wala. Hindi ko kuha to. Amen? Alam niyo, ibig ko sabihin, yung kalooban, yung puso. So, kailangan i-condition muna natin yung puso. Sa pamamagitan ng pakikipagbentuhan, na yung hindi naman nila mararamdaman na, wow, super banal naman tong tito ko, super banal naman tong kuya ko, ate ko, no? Nakakahiya, no? Hindi gano'n, yung hindi nila maramdaman yun. Na hindi nila alam, unti-unti, pumapasok na sila doon sa bitag natin para ma-win, para mahuli natin sila para kay Lord Jesus Christ. Yun ang soul winner. Amen? Kagaya ng pag na-block ko tayo, no? Na-block tayo, depende yan sa pag-iisip, sa nag-iisip. Hindi. Ang depende, mag-depende tayo sa isip, kaisipan ng Diyos. Amen? Sa salita ng Diyos, hindi sa kaninong kaisipan. Okay? Praise God! At nadalangin ko na kayo po ay tumanggap ng pagpapala sa ating napag-usapan ngayong umaga mula sa anak ng Panginoon. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at bibigyan ko po kayo ng maikling sandali para sa panalangin at magsasarap po ako sa panalangin. Okay, let's pray.
Tayo po'y manalangin, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami po ay nakapakinig ng salita mo sa pangangaral ng bawat isa na narito ngayong umaga ay muling nabahagian ng pangangaral ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na matanim ito sa puso't isipan ng bawat isa na nakapakinig. At naway po ito'y tumuho, lumago, at may-apply sa araw-araw na pamumuhay. Gabayan mo po kami sa aming paghihiwalay sa mga oras na ito. At dalhin mo kami lita sa aming mga tahanan muli, Panginoon, at makabalik kami sa mga susunod pang sandali, Lord, o oras para sa panibago na namang gawain. At Lord, maraming salamat po sa mga pagpapala mula sa iyong salita sa umaga. Dalhin po namin na ang iba na hindi po namin nakasama ngayong umaga, naway sa susunod na pagkakataon, sa susunod na linggo na pagtitipon, ay makasama naman po namin sila. Dalangin ko po, Panginoon, si Sister Jorda, si Sister Matet, at ang kanyang pamilya, Sister Rona, Sister Myrna, at ang kanyang pamilya din, Lord. At ang iba pa mga kapatiran ko dito na malayo ang lugar na hindi po nakakasama, si Nanay Honorata, yung iba mga bata, Lord, na hindi namin nakakasama. Dalangin po namin sa umaga ito, Lord, na nawa na mabalik na muli ang regular na pagtitipon, Lord. At inaasahan po namin ito na darating na po ang pagkakataon nito na muling bubukas ang pagkakataon nito sa bawat Bible-believing church na magkasama-sama ang buong pamilya sa paglilingkod at pagsamba sa iyo sa Espiritu at Katotohanan. Lord, marami pong salamat muli at sa pamamatubay mo at gabay sa aming sadaan. We pray all these things in Jesus' name. Amen. God bless at magandang umaga po sa inyong lahat. Sister May, ang aking inaanak na laging faithful sa devotional life.